showbiz fanatics, bossing na bayaran na, nagsalita patungkol kay Miss Maine Mendoza. Ang buong revelasyong ito ay pag-uusapan natin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na laging nakaabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga videos. Maraming maraming salamat po. At dahil dyan, ay bigyan ko lang kayo ng short preview patungkol sa last update natin. Ano? Dahil meron po palang babae, totoo, na kumukontrol kay Alden Richards na feeling strong and mighty ang peg. Siya ang dahilan ng pagkasira ng karir ni Tisoy. Kilalanin natin siya. Kaka-upload lang po natin yan. Ano? Kakasagap lang natin kani-kanina lang sa Artista Life Update. And of course, syempre narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo o reaction patungkol sa last update natin dito po sa finally, May Mendoza nagpaalam na nga kay Bossing. At narito ang ilan sa mga POV po ninyo patungkol sa balita na yan. Magre-react po tayo, no? Kung ano man po yung mga reaction po ninyo patungkol sa last update natin. Unahin natin ang komento mula kay Ma'am si Julieta Eleptico. Sabi niya, di pa pala kayo nanonood ng Kalisere, di kayo tunay na aldab ni Comende Polkerson at Richard Polkerson Jr. ang tunay na mag-asawa. Showbiz lang yung kina Maine at Atay. Gusto ni Alden private life isa happy life. Nasa inyo na yan. Yung ayaw nyo maniwala, opinion nyo yan. Kung saan kayo masaya, ay go yan. Ano naman po ang paniniwala ni Ma'am si Julieta Eleptico, which is true naman. Wala naman po pwedeng pumigil sa mga paniniwala po ninyo. Sabi ni Mr. Cedric Savilo, si Alden kahit di busy yan, gawain niya namang manguto ng ganito, gamire, yun pala kasi nungalingan. Kaya wag magpauto sa tuta ng GMA. Wag suportahan lahat ng pang-uuto niya. Ayan. So ito naman po, medyo may galit ano, si Mr. Cedric Savilos sa kanya pong mga komento patungkol kay Alden Richards na medyo galit siya. And we do not know kung saan ang gagaling po yung ito pong mga komento ni Mr. Cedric Savilos. So, but we respect whatever your POV, no? Thank you, Mr. Cedric. And of course, sabi ni Ma'am Chibiki Paradina, kaya nang ginawa nila, pinaghiwalay ang aldab. Ayan, bagsak kayo, lugi na kayo. Eat bulaga. Paano ngayon pa ninyo may babalik? Maganda ang rating ninyo. True. Talagang, kumbaga, parang napaka-imposible na rin, no? Dahil kahit nasabi na natin, naglalas po sila for 50 years. Sa isang banda, may tama rin naman po ang mga halos kasi na syempre, gusto ng tao, the people want something new, ba? Diba? May mga next generation kasi para po talagang mag-extend or yung existence po ng Eat Bulaga, kailangan may mga bago po silang dapat na binibigay sa tao. Sabi naman ni Ma'am si Maribeth Florido, Kong Panot is very vocal with what he wants to say. On the other hand, we could say that maybe he really knew the status of Aldab and Maine. And on the other hand, he might be an interloper or meddler in Aldab relationship. In other words, walang respect. One thing na pa, baka siya lang ang pinagsasalita ni Maine, kaya tahimik si Maine. Sometimes, tayo din. We have to see the two sides of the coin. Isipin na lang natin bakit ayaw tumigil ni Panot. Kahiyan niya sa kongreso ang pinapakita niya. Pinapakita niyang attitude at pag nanais na mapasakay niya si Maine, baka nga may laban siya. Meron akong nabasa na ang gusto ni Maine ay lagi niyang kasama ang love niya sa tabi niya. Kaya lang, napasobra naman yata si Panot, lagi nakabuntot. Huhuhu, ayun. So ito naman pong isa sa mga observation ni Ma'am si Maribeth Florido, no? Ang pinagtatakhan lang ng marami, bakit itong si Congressman, eh very vocal sa kanyang pagsasabi patungkol kay Maine. Pero pagdating kay Alden, parang very secretive, di ba? So, may something wrong eh. Sabi ni Ma'am si Mirna Pendon, dapat noon patapos na yung DG kasi yung hindi nila hinaluan ng jinx siguro lalakas. Pocket kong gigess nila. Akala nyo malakas na. Matagal na dapat tapos yan, DG. Simula nag-guess sila ni Jinx. Never ako nanood ng DG. Walang kwenta. Ayan. So, ito naman pong isa sa mga komento ni Ma'am si Mirna Pendon. Dahil tapos na po kasi yung ito pong tinatawag na ano, no? Ito pong Daddy's Girl ni Miss Maine Mendoza. At papalitan po ng sitcom naman ni Miss Maha Salvador. So, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates.
And now let's talk about our topic for today's video, kung saan si Mr. Si Bossing or Mr. Big Soto nga po ay nagsalita na sa media sa PEP Incorporated or Philippine portal PEP. Big Soto super happy dahil binayaran na raw ng mga losos. Buti na lang na media. Ito po ang isa sa mga statement ni Bossing patungkol po sa kinaharap nilang issue sa ngayon. Masayang sinabi ni Bossing Big Soto na binayaran na ng mga losos ang utang sa kanyang sweldo. Matatandaang si Tito Soto ang nagbunyag ng pagkakautang ng Eat Bulaga producer na ng Tape Incorporated kina Big at Joey De Leon sa talent piece na umano'y tig 30 million. Nasabi ito ni Tito upang pabulaanan ang naging pahayag ni Tape Incorporated Chief Financial Officer Bullet Halosos na walang utang ang kanilang kumpanya. Sabi nila wala raw utang ang Tape kay Vic at kay Joey. Hindi totoo yun. Malaki ang utang sa sweldo nila. Yun ang mga dapat nilang tanggapin. If I'm not mistaken, at least 30 million each ang kakulangan. Ang lahat ni Tito sa exclusive interview ng reporter na si MJ Marpori, kamakailan lamang. Nagkaroon ng pagkakataon ang ilang miyembro ng media na mausisa kay Bossing Vic ang hinggil dito. Dahil nagkaroon po siya ng tinatawag na ambush interview, kaya naman na naitanong nga ang mga bagay nito. Sabi pa niya, bayad na, okay na. Binigyang credit niya ang naging papel ng media upang mabayaran siya. Buti na lang na media, nakangiti pang saad ng komedian. Kinumpirma ng media kay Vic ang sinabi niyang ito na inulit naman ng komedian na bayad na. Secret naman ang sinagot ni Bossing kung mahigit 30 million ang binayad sa kanya. So very secretive pa rin kasi sa lahat ng mga tanong po sa kanya ay hindi po talaga siya nagbibigay ng buong detalye. And aside from that, natanong din po yung patungkol naman kay Miss Maine Mendoza kasi marami po talaga ang nagtatanong. Sabing ganon, nag-react po si Bossing Vic na si Ma Salvador ang ipapalit kay Miss Maine Mendoza sa Eat Bulaga. So agad naman ito na sinagot ni Bossing, no, dito pong katanungan na to. Such was, oo naman, hindi pwedeng tanggihan, sabi niya. Such was Big Soto reply when asked in media conference yesterday for appliance brands Hanabishi if who would be the godfather of the wedding of his Eat Bulaga co-star Maine Mendoza and Maha Salvador. When asked the main reaction about Maha replacing her on Eat Bulaga starting last week, Big said that it was the decision of both production team of the Noontime Show headed by him and fellow pillars Tito Soto and Joey De Leon and their producers Television and Production Exponent Incorporated or Tape Incorporated. Saka masipag sa trabaho, grabe. Nakita ko yung gaano kasipag Big enthusiast. He did not share the reason why Maha replaced Maine. Soto sitcom with Maine Daddy's Girl will air its final. Na-air na po siya, natapos na siya. It started airing last October 2018. Big announced in the press con his new sitcom Open 24/7 about life in a convenience store, now starring alongside Maha, Jose Manalo and new talents from GMA Talent Agency Sparkle. So ibig sabihin, totoong inamin ni Bossing na talagang papalitan nga itong si ni Maha Salvador, itong si Miss Maine Mendoza. Kompleto ang henerasyon. May Gen Z, may millennial, kami yung millennial. He joke about his new show. Basta ito nagsisimula this May. Na don't know yet the time, pero kapalit ng daddy's girl. So, yun nga talaga, kinumpirma nga niya na talagang papalitan nga si Miss Maine Mendoza ni Maha. Ibig sabihin, talagang pinagpilian sila, no? Maha will be marrying a businessman Rambo Nunez in July and Maine, na ito naman yung rumored to be tying knot with fellow actor with the congressman, ba? Diba? Actors and congressman. When asked if he will send an entry to this year Metro Manila Film Festival, he said not this year, maybe next year. So, kinumpirma niya na talagang itong si Miss Maine Mendoza is papalitan ni Miss Ma Salvador. Pero nilinaw naman niya na naging malinaw naman din ang pag-uusap nila ni Miss Maine kung siya po ay i-replace ni Miss Ma dahil magkaibigan naman tong dalawang ito. So, wala naman po silang anything or bad na pagsasama, no? Kaya naman happy naman po si Bossing sa mga nangyari. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!